Ito na yung bagong pula kong gemolina. Tinanim ko siya noong April. Bali, itong nakikita nyo ngayon, transplanting to. Pinatubo ko muna sa isang malaking lugar, tapos binunot ko, tapos tinransfer ko na siya rito. Pero ito naman, direct tanim na yung po ito. Direct planting na to. Mula sa butoy, tinanim ko na agad siya rito. Nasa 75 ang dami nito. Itatanim ko siya sa kalagitnaan nitong July 2023. Tapos dito sa ilalim, meron pa rin siyang bagong tumutubo. Ito na laki niya ngayon, sa loob ng isang buwan mahigit. O isang buwan at kalahati. Dito sa pagpupunla ko, mapapansin nyo, dito sa isang lalagyan niya, meron dalawa, tatlo. Kasi ito palang buto ng gemolina. Ito pong buto ng gemolina. Meron pala siyang tatlo hanggang apat na buto sa loob. At itong kinalalagyan niya, hindi ito yung buto. Kundi ito yung kukon niya. Kukon. Yung pinakabahay ng buto. Nandito siya sa loob nito. Kaya mapapansin nyo, ayan. Meron siyang apat. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Pang-apat pa yung hindi bumubuka. Pero yung isa, heto na po. Oh. Ayan na siya. Tinanggal ko lang para makita ninyo. Itong malaking buto na to, hindi siya yung buto. Tandaan nyo, hindi siya yung buto. Kukun siya. Bahay ng buto ng gemolina. Kaya dito sa pinagtamnan ko, meron dalawa, meron tatlo, meron pang apat. So ililipat ko na lang siya. Kasi hindi kakayanin ng maliit na seedling bag. Itong mga ito, itong pinaglagyan ko na to, kinuha ko lang turong sa mga kainan ng lugaw para makatipid-tipid ako. Mas maganda pa nga siyang gamitin. Dahil tatanggalin na lang yung puwet, pwede mo na ibang sa lupa yung puno. Mga July 15, kung sa kasagsaga ng ulan dito sa atin, saka ko siya itatanim. Ito naman, ito yung dates. Pinunla ko to nung pumunta yung misis ko sa Israel. So nag-uwi siya ng dates. Yung buto, pinunla ko. Ito na siya ngayon. Papalakihin ko ng malaki ro bago ko ilipat tanim. Ito namang aking ubas. Namungal na siya ng isang maliit. Ayun po. Ayan o. Pero hindi pa siya talaga lalaki kasi yung mga vine niya, mga payat pa rin. Mga isang taong pa to, mamumunga na siya ng maganda. Tapos ito aking Fuji apple. Ayan, malaki na siya. Ang problema rito, ito palang mga ibong, gustong-gusto nila kakagatin itong mga dahon-dahon. Kaya madalas yung mga murang dahon nito, namamatay agad. Pero tuloy-tuloy pa rin siyang lumalaki. Isa susunod na pagpapakita ko sa inyo, paano naman namin ito tinatanim. Doon ko ulit tatanim to sa lugar ng pinagtamnan ko rin ng gemolina. Pero medyo ilalayo ko na po para naman kumalat-kalat sila.
Ito, inilipat ko na siya maya-maya. Binabad ko lang sa tubig para yung ugat nung tatanggalin ko hindi masira. Medyo masaya lang to pag nagagalaw yung ugat eh. Yung susunod na pakita ko na may pagtatanim na lang namin. Hanggang dito na lang muna.